Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. 5 hanggang 8 bagyo pa ang papasok sa bansa hanggang sa buwan ng Disyembre. Ito ang sinabi ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Ayon sa Weather Bureau, may 3 bagyo ang maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na buwan. Ang 5 hanggang 8 bagyo ay maaari naman umanong pumasok sa bansa bagong matapos ang kasalukuyang taon. Samantala, isang low pressure area ang binabantayan ng PAGASA na kumikilos sa silangan hilagang silangan ng Palawan. Inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas na magpapataw ng buwis sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGOS. Ito ay bahagi ng mahigpit na pagre-regulate ng gobyerno sa lahat ng klase ng gambling at pagbabawal sa mga ilegal na sugal. Ilalaan ang 60% ng buwis na makakalap sa nasabing offshore gambling sa Universal Healthcare Program, habang 20% naman mapupunta sa enhancement ng medical facilities. Ang natitirang 20%, ilalaan naman para sa Sustainable Development Goals. Bumaba sa 0.99 ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa Metro Manila base sa datos ng Okta Research. Ayon kay Okta Fellow Professor Guido David, mula sa dating 1.03, bumaba ito sa 0.99 na isang magandang indikasyon aniya sa patuloy na pagbaba ng kaso sa National Capital Region. Dagdag pa ni David, may kataasan pa rin ang bilang ng kaso, kaya kailangan pa rin ng pagsunod sa health protocols. Bukod sa NCR, bahagyaring bumaba ang bilang ng kaso sa iba pang lugar tulad ng Cavite, Laguna, Bulacan, Cebu City at Davao City. Kaugnay nito, nasa 19 milyon na ang fully vaccinated sa Pilipinas ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque. Ito ay kaugnay pa rin sa target ng gobyerno na mabakunahan ng 70% ng populasyon bago matapos ang taon para maabot ang herd immunity at ligtas na pagbubukas ng ekonomiya ng bansa. Pagpapatuloy pa ni Roque, malapit na ang Better Christmas para sa mga Pinoy. Samantala, pinayagan na ng bansang Estados Unidos ang paggamit ng Pfizer COVID-19 vaccine bilang booster para sa mga edad 65 pataas, gayon din sa mga high risk sa severe disease at sa mga high exposure jobs. Samantala, nanawagan naman ng World Health Organization o WHO sa mayayamang bansa na magbahagi ng doses ng bakuna sa mga bansang ngayon pa lamang nagsisimula ng kanilang immunization campaigns tulad ng Africa. Unang inanunsyo ng Estados Unidos na bibili sila ng 500 milyong doses ng bakuna sa Pfizer-BioNTech para ibahagi sa ibang bansa. Sisimulan na ng Meralco ang putulan ng kuryente sa Metro Manila na hindi nakababayad maliban sa mga lugar na nasa ilalim pa rin ng granular lockdown alinsunod sa pagsasailalim ng rehiyon sa Alert Level 4 kung saan pinapayagan ang operasyon ng ilang mga negosyo. Mananatili namang suspendido ang disconnection activities sa lalawigan ng Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal at Lucena City sa Quezon hanggang September 30 dahil pa rin sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ na ipinatutupad sa mga nabanggit na lugar. Hinikayat naman ng Meralco ang publiko na mag-book ng appointment para maiwasan ang pila o makipag-usap sa pamamagitan ng video conferencing at magbayad ng kanilang bill online sa mga payment partner. Para sa Kidlat News Update, Renzelinon, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.